Hello guys, welcome back. Kumusta na po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang topic naman natin ngayon ay patungkol po ito sa ating mga connection. I-compare po natin kung ano ang connections motor pump to bladder tank and motor pump to conventional tank. Marami pong naguguluhan nito kung paano po talaga saan daw dapat ikabit ang check valve. Alam nyo naman na kapag ang conventional ang ating gagamitin, mostly nagkakabit tayo ng check valve either sa intake pipe or sa discharge pipe ng ating motor pump. Uunahin natin dito sa connection ng motor pump to conventional tank. Okay lang po ba yan kung ganyan po ang pagkakabit kung in between motor pump and conventional? Okay pa rin yan. Pero kung sa bladder tank nyo po yan gawin, ikakabit nyo yung check valve between motor pump and bladder tank, talagang magpatay sindi po yan. Hindi po kasi niya mamonitor or madetect agad ang pag-automatic on and off sa ating motor pump. Kaya ang gawin natin, kung motor pump to bladder tank ang inyong setup, ang check valve po niyan is nasa intake pipe ng ating motor pump. Hindi po katulad ng motor pump to conventional tank pipings, pwede lang na kakabit natin ang check valves either sa intake pipe or sa discharge pipe ng ating motor pump. Okay, sana po naliwanagan po kayo sa explanation na ito. Ito lang muna nga ang ating video ngayon guys. Kita-kits tayo sa next ko na upload video. Maraming salamat.